Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat. Once again, this is Kusinelong Farmer and welcome back sa aking channel. So, from the last video guys, ipinakita ko po sa inyo kung paano yung paglalagay natin ng spawn sa ating pasteurized na fruiting bags or mushroom fruiting bags. So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung proseso ng paggagawa ng binhin ng kabuti or kung tawagin ay mushroom spawn. Actually guys, yung kabuti, tumutubo lang siya sa kung saan saan. Pero hindi natin alam guys, pagkakita tayo ng kabuti sa tabi-tabi, so hindi natin alam kung edible ba siya or poisonous siya. So ngayon, kaya siya tinawag na itong white oyster mushroom na ginagawa natin. Kaya tinawag siya mushroom farming. So ibig sabihin, may process, may procedure tayong ginagawa. Ito nga po, sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung binhin ng kabuti. Okay? And actually guys, sa paggagawa ng binhi ng kabuti, may mga medium na ginagamit. May iba't ibang medium na ginagamit. Like for example, palay or craft corn. Yung iba gumagamit ng munggo pero medyo mahal naman kasi yung mga grains na yun. So, isa pa guys na commonly na ginagamit ng mga mushroom farmers, yung sorghum seeds. So, this time guys, gagamit tayo ng sorghum seeds. Okay?
Hi guys, ayan, I'm back. Alright, so natapos ko na nga pong i-prepare yung ating medium, which is yung sorghum seeds. So nakita niyo naman kanina yung preparation na ginawa ko. So hinugasan siya mabuti, niluto, tsaka pinatuyo, tsaka pinasteurize. Ayan. So siya nga pala guys, hindi ko na nagpakita kanina. Pagkatapos nating ma-pasteurize yung ating sorghum seeds na nasa bottle sa pressure cooker, so kailangan na pag ilagay mo siya sa sa isang lalagyan na naka upside down, hindi nakataob siya. Bakit po? Kasi yung moisture content po nung nung loob ng bote na nakuha niya while pasteurizing or during pasteurization, ma-absorb po nung cotton plug na nilagay natin dun sa mouth ng bottle. Ayan. So ano nga ba yung meron ako dito? Unang-una meron po tayong alcohol. As we always say po, yung mushroom po ay napaka-prone sa contamination. So yung ibang yung ibang nagco-culture ng mushroom, nagti-tissue culture ng mushroom, gumagamit sila ng inoculation chamber. So yun nga, nasa loob siya ng ng isang box na basta yung chamber. Ayan, alam niyo na yung inoculation chamber. So since medyo pricey siya, hindi din ako nakagawa ng DIY, I opted na wag na lang gumamit. Pero I made sure naman na walang hangin dito sa loob and then properly disinfected. Disinfected talaga. So kailangan natin guys mag-disinfect ng ating kamay, kaya meron tayong alcohol dito. So yung pinaka-major material na kakailanganin natin, of course, since titissue culture tayo ng mushroom, so kailangan natin ng sample mushroom. Ayan. So dito natin kukunin yung tissue na ilalagay natin dito sa bote para makagawa tayo ng mushroom spawn. And also, meron din ako dito alcohol lang. Ayan. So gagamitin natin, kailangan natin painitan yung mga gagamitin natin, like meron tayo dito ano ba to, chanin. Ayan. And also I have surgical knife. Ayan. And of course tissue. So yung ginagamit natin dito guys, hindi pwede basta-basta na lang na kerosene na nabibili sa gas station ang gamitin natin. So we prefer po na gumamit ng ano ba tawag dito? Denatured, ayan, denatured alcohol. So nabibili naman yung mga denatured alcohol sa mga hardware, sa mga bilihan ng pintura. So meron sila nun. If I'm not mistaken, 25 pesos lang yung isang bote ng denatured alcohol. Ayan. So like what I mentioned earlier, meron tayo yung chane. Ayan, instead na kamayin natin siya, so gagamit tayo ng equipment, ng tool. Like itong parang chane. And then yung iba gumagamit ng blade, yung pang-ahit. So I bought this one sa saan ko nga ba nabili ito? Sa Bambang sa Manila. Ayan, surgical knife. Parang ganun nga. Ayan. And i-ano na natin siya. I-disinfect natin yung ating material na gagamitin or tools na gagamitin. And of course, as you can see, meron po akong dito, meron akong tawag dito, face mask. So kailangan pa rin natin mag-face mask. Kasi yun nga, napaka-prone ito sa contamination. So mas mabuti na nag-iingat tayo. Kasi maraming air contaminants din. Tsaka yung bacteria na lalabas sa ating mga bibig. So kailangan natin, parang din yan, parang yung virus ngayon. So kailangan natin mag-iingat. Kasi pag once na ma-contaminate guys yung natin, wala na. Magkaroon lang siya ng isang green mold, kakalat at kakalat na, matatalo niya yung yung amag na mag-produce ng white oyster mushroom. Excuse me po! Ayan. Yan nga ba sinasabi ko eh. Medyo matalas guys yung kailangan medyo matalim yung gagamitin nating knife, so mag-ingat-ingat po tayo. And then sindihan po na rin itong ating, ayan. So nga pala guys, kasi pag hindi denatured alcohol yung gamit nating gas doon sa ating alcohol lamp,
mangingitim, like kung gagamit tayo ng kandila, mangingitim guys yung equipment or yung tool na gagamitin natin dahil sa usok. And then ito yung ating mushroom. So pisahan ko na guys yung ano, buksan ko na itong bottle. So ito nga yung ano, ito yung cotton plug. Ayan, tanggalin natin. So kailangan guys, once na ano natin siya, wag na natin ano, wag na natin iwasan na natin mahawakan yung ano, mahawakan yung tawag dito, yung tissue na kukunin natin sa loob dito ng ano, mushroom. Kaya kailangan natin gumamit itong equipment or tool na to. Ito nga din pala guys yung ano, yung sterilized na cotton plug. Sinama ko siya kanina dun sa ano, dun sa pressure cooker. Ayun guys, so hintay-hintay natin kung gumapang yung amag na nilagay kong ano doon sa loob ng ano ng bote.
Ayun guys, so ganun po yung paggagawa ng ating ano, mushroom spawn, yung mushroom tissue culturing. So yun, habang iniintay na lang natin guys na gumapang yung amag dito sa grains, sa sorghum seeds na nasa loob ng bote. So i-store lang natin siya guys sa, ano, sa room temperature. So yun, and then pag fully colonized na siya guys, pag puno na ng amag, pwede na tayong gumawa ng pwede na nating i-spread yung ano, like yung tinatawag na rapid multiplication. So yung every ganito guys, ito yung tinatawag na F0. So from the mother tissue, ayan, mother mushroom. So nilagay natin dito, and then pag pwede na siyang paramihin, gagawa ulit tayo ng 10 ganito, and then yun naman yung iyan natin. Kumbaga gagawin natin subculture. Ayan. So yun naman yung tatawagin ng F1. Ayan. So guys, so yun po. Yun po, ganun po yung paggagawa ng mushroom ano natin, ng mushroom spawn. Yun yung tinatawag ng F0. So tatapusin ko na lang yun later. Ayan, iyan ako na yung video. So guys, thank you so much for watching, and if you are new to my channel, just click the subscribe button, and please also click the notification bell for you to get updated on my future videos. Okay? Bye-bye.